sakdalinis kami ay hingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mayang tinubuhay, ipinagdarasal at kapayapaan nitong sandibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banalamisa pagunita sa ating mahal na Birhen, Birhen ng Czestochowa, isang lugar sa Polandia, sa Europa. Siya ang itim na Madonna, itim na mahal na Birhing Maria. Tayo'y po'y lumapit sa Kanya, lalong-lalo na sa kapanahunan ng pandemya, upang tayo'y kalingain Niya, gabayan, alagaan, at mahalin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing, si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao.
tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mataon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisip mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdudusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't pag-iliw, at sa aming buong buhay, may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Alleluia, 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 alleluia. Lagi tayong magtanong, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabi niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mapagpag-imbabaw
Doon tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Heso Kristo. Ginugunita po natin ang mahal na birhen ng Chehestokova. Nasa ating dambana ang larawan ng birhen ng Chehestokova. Ito po'y nanggaling pa sa Poland. Iniregalo po sa atin itong imahe ng Our Lady of Chehestokova. Bakit natin ginugunita ang ating mahal na birhen? Sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo, alam po naman natin, siya ang itim na Nazareno. Bihira po sa tradisyon ng simbahan na mga imahen ni Jesus at ng mahal na Birhing Maria ay itim. Bakit ba tayo mga deboto, tuwing pumupunta tayo sa simbahan, tayo po'y naakit, naaanyaya, sapagkat sa itim na Nazareno, mararamdaman natin na nakikiisa siya sa lahat ng ating mga suliranin, sa lahat ng ating mga dinaraanan sa buhay. Itim na Nazareno, itim na mahal na Birhing Maria. Kaya nga ito mga tradisyon na ito ay binibigyan natin ng diin. Ito ang larawan niya. Mahal na birhen. Itim ang kulay ng kanyang anak. Itim din ang kanyang kulay. Iba na ang mensahe kung nakikiisa, nakikiramay, nakikibahagi, kaisa natin. Hindi malayo si Jesus. Malapit na malapit ang mahal na Birhing Maria, sapagkat sa pamamagitan merong mensahe. Ako'y kasama ninyo. Mabigat po ang ating pinagdaraanan. Patuloy po tayong nakikiramay sa mga namatay, namatayan, sumalangit nawa ang mga namatay, ang mga may sakit o sa mga ospital, puspusan po tayo nagdadasal para sa kanilang pagbabalik sa tamang kalusugan. Alam ito ng mahal na Birhing Maria kung paano mamatay ang isang mahal sa buhay, kung ang pighati, ang lungkot, ang hambal, ang panglaw na nararamdaman natin, nasa puso niya ito. Bukod sa kanyang kulay, pansinin po ninyo, meron pong mga sugat. Dalawa pa sa mukha ng Birhing Maria. Magandang babae ang ating mahal na Birhing Maria. Ang kasamaan ng tao, susugatan mo ang mukha sa lahat ng bahagi pa ng katawan. Ang mukha, hindi lamang isa kundi dalawang beses. Ang kasalanan natin ang nagpaitim sa Senyor. Ang mga kasamaan natin ang nagpasugat sa mukha ng Birhing Maria. Hindi ba tayo naantig ang ating damdamin? Hindi ba tayo nahihiya sa ginawa natin? Kasuklaman natin ang kasalanan.
Idugtong ko po ang mga pagbasa natin. Unang Tesalonika, pinapaalala sa atin ni San Pablo na tayo'y magdasal. Magdasal para sa kapakanan ng bawat isa. Ang ating pagtutulong, ang ating isipan, ang ating dasal para sa kapakanan ng ating kapwa, ng ating kapitbahay, ng ating kasama. Ang kanyang pangangailangan naway matugunan, lalong-lalo na ang talagang nangangailangan. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, magbantay tayo, magtanod tayo, sapagkat wag tayong kampante. Maraming hindi natin alam, darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan, sa panahon na hindi natin alam. Kaya tayo'y maghanda sa bawat sandali. Iwasan ang masamang halimbawa ng lingkod na nag-aabuso. Ha? Wala naman Diyos. O, matagal pa siyang darating. O, inuman, lasingan, pag-aabuso, pagsasamantala. Hindi yan, parurusahan yan. Tularan natin, yan din ang mga birtud ng mahal na Birhing Maria. Siya'y nagdarasal para sa atin. Tinuturo niya itong larawan, katulad ng larawan ng ina ng laging saklolo. Bagamat ito'y larawan ni Maria, pansinin natin na ang kanyang kamay ay nakaturo sa kanyang anak na may Biblia, na may salita ng Diyos. Nagdarasal ang mahal na Birhing Maria para sa atin. Iniisip tayo sapagkat tayo'y kanyang mga anak. At siya'y napakaganda ng halimbawa para sa atin. Hindi lamang pagbabantay, hindi lamang pagtatanod, hindi lamang presensya niya, napakahalaga nito. Kung hindi ang pangangalaga, nandyan siya lagi para sa atin. Inang mapagkalinga, nagpapakas, nagpapakapagod, matyaga, masinop, madaling araw pa lang, o gabing gabi na, hindi iniisip ang sarili. Ang isinasa puso at iniisip niya ay para sa mga anak niya upang mawala na yung lagi natin pinagkakaabalahan. Hindi po ba? O ito lang po, mga kapatid, ha? Kumapit tayo sa ating Panginoon. Hilingin ang tulong ng mahal na Birhen. Birhen ng Czestochowa, isang lugar sa Polandia, sa Europa. Sa tulong niya at ni San Jose, mga santong tumutulong sa pandemya, lalong-lalo si San Roque. Ang mga kaso, sumalangit na ang mga namatay, gumaling ang mga may sakit. At tayo po'y magbantay, magtanod, para kung anumang oras dumating ang Panginoon, tayo po'y laging handa. Minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay ng kanyang mahal na anak. Tugon po natin, Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa, na bagkos higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo
ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kailangang pagpapanibago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad, naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao, naway matagpo ang handa sa pakipagkita sa Panginoon na kanilang matagal ng hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Kalakip ang katapatan ng aming puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami na may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkahanda ng anay ay narito ko ang alak at hinapay dala sa altar mo, aniwi magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at hinapay ay bebendisyonan. Aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pagkikinhabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinaparangalan ang mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Chehestokoba, ang itim na Madonna. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay nang iyong anak sa kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Chehestokoba, ang itim ng Madonna, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay at pagtulad namin sa kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingamin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nang ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nulalhati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos siyaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin.
Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Awitin natin ngayon ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, Espes nostra salve. A te clamamus, exsules filii ebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng kadubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng kadubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.